Tatlong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Dato Sanday, BRP Dato Tamblot at BRP Dato Bankao ang naglayag patungong Baho di Masinloc o Scarborough Shoal. Ang kanilang misyon, maghatid ng pagkain, gasolina at pamaskong ayuda sa mga mangingisdang Pilipino na pumapalaot doon. Pero di pa man nakakalapit sa bahura, sinalubong na sila ng radio challenge ng Coast Guard at Maritime Militia ng China. Sinagot naman ito ng BFAR. Philippine government vessel conducting lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Kasunod nito, ilang beses hinarangan ng Chinese Maritime Militia ang mga barko ng BFAR para di makalapit sa Baho di Masinloc. Pero nakalusot ang mga barko ng Pilipinas. Tila dumama ang China dahil bago magtanghali, tumambad ang damuhalang barko ng China Coast Guard at nagpakawala ng napakalakas na buga ng tubig gamit ang water cannon sa mga sasakyang pandagat ng BFAR. Kanina, halos sabay-sabay ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard ang sabay-sabay na nagbubuga ng tubig dito sa mga barko ng BFAR. Sa lakas ng puwersa ng tubig, nayupi ang bahagi ng radar monitoring system ng BRP Dato Bankao. Sa kabila ng pag-water cannon ng China, nakalapit pa rin ang mga barko ng BFAR sa mga mangingisda para maiabot ang tulong. Nabigyan ng 1,000 litro ng petrolyo ang bawat mangingisda. Meron din silang natanggap na Noche Buena package at iba pang pangangailangan. Kapag isinasagawa naman itong resupply mission, kung makikita nyo, patuloy din ang pag-ikot ng Chinese Coast Guard. Yan ang nakasakay sa speedboat. Patuloy din ang pag-ikot dito sa kung saan isinasagawa ang activity. Yun, tuloy-tuloy din ang pag-ikot ng Chinese Coast Guard. Ayun. At nagpukumukha din sila ng pictures at video dito sa isinasagawa activity. Ayon sa kawanin ng BFAR, ito na ang pinaka-agresibong hakbang ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng BFAR. Before po, hindi na sila, naka-shadow lang. Pero ngayon, kahit na distribute na tayo ng mga gas, ng mga ano natin para sa mga fishermen, nagbumomba na sila ngayon ng water cannon. Before po, wala namang ganun. Tulad nyo, maliliit lang sila. Pwede silang lumubog. Para makaiwas ng lumala ang sitwasyon, tinapos na ng BFAR ang resupply mission sa mga mangingisda. Bukas po, sana meron pa po tayo tulad ng napag-usapan. Pero ngayon, hanggang ngayong araw na lang po ang pamimigay siguro dahil na rin sa mga aggressive move ng China. Sa kabila ng nangyari, masaya naman ang mga mangingisda sa natanggap na tulong. Hirap pa rin silang mangisda dito sa tradisyonal nilang fishing ground dahil hinaharangan sila ng China Coast Guard na makapangisda sa loob ng Baho di Masinloc kung saan marami ang isda. Yung incident din na kami bababa dito, yung kukuha lang ng mga shell yung mga alpa namin, binubulabog kami sir ng China. Ang Baho di Masinloc o Scarborough Shoal ay sakop ng munisipalidad ng Masinloc, Zambales. 125 nautical miles ang layo nito sa baybayin ng Masinloc at pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas kung saan mayroong sovereign rights ang bansa sa mga yamang dagat nito. Paulit-ulit nang hiniling ng mga mangingisda na tsakin ng pamahalaan na matulungan silang malaya at ligtas silang makapangisda sa loob ng bahura. Jose Caritero, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,